Bukod sa Kaliwa River, balak na rin daw ng MWSS na ika nga i-develop ang Canaan River bilang mapapagkuhanan ng tubig ng Metro Manila. At sa patuloy na problema sa supply ng tubig, may panawagan ang ilang residente. Kahit hindi daw malibre ang kanilang bill, basta ibalik lang ang serbisyo ng tubig. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nasa mataas na bahagi ng Bandaluyong City ang Barangay Addition Hills. Kaya hanggang ngayon, walang tulo ng tubig sa gripo ng mga bahay roon. Nagigib kami, daling araw pa lang eh. Tapos nasasakit sa balikat kasi ayan mo yung mga babibigat yung mga balde. 19 na araw na raw na nagtitiis sa kawalan ng tubig ang mga residente rito. Naglatag ng tubo sa lugar na ito ang Manila Water kamakailan. Nilagyan ng 6 na gripo na pinipilahan ng mga tao simula alas 3 ng madaling araw. Kanina, alas 11 na umaga, huminto ang tubig. Nabalitaan na ng mga residente ang sinabi ng Manila Water na hindi na pagbabayarin ng konsumo ang mga nawala ng tubig ng 24 oras sa loob ng 7 araw. Nagsasagawa pa ng verification ang Manila Water kung kasama nga ang Addition Hills dito. Ikinatuwa ito ng mga nakausap namin pero hindi na rin daw sila naghahangad ng kabayaran para sa abala at gastos na idinulot nito sa kanila. Malaking kaluwagan na rumpi sa amin. Basta ang sa amin lang, tubig talaga. Mawala na kami ng kuryente, wag lang tubig. Habang patuloy ang kakapusan ng tubig sa East Zone, binabantayan naman ang antas ng tubig sa Angat Dam na ngayon nasa 195.5 meters above sea level. 180 meters ang critical level nito. Pinaghahandaan na ng MWSS, PAGASA at ibang ahensya ang cloud seeding operations para magpaulan at madagdagan ang tubig sa Angat Dam. Sila po yung mag-identify kung ano yung mga clouds within the Angat watershed na pwedeng lagyan ng asin para mag-create ng rain. Inanunsyo rin ng MWSS na bukod sa Kaliwa River na gagawing dam, balak din nilang i-develop ang katabi nitong Canaan River bilang source din ng tubig ng Metro Manila. Posible raw kasing hindi sumapat ang tubig mula sa Kaliwa Dam sa pagdaan ng mga taon dahil sa paglaki ng populasyon sa Kamaynilaan. Mas kaunti umano ang komunidad sa Quezon Province na maapektuhan ito kumpara sa planong Laiban Dam na hindi na raw itutuloy ng administrasyon. Ang plan po namin is magkoconstruct din po ng either weir or dam. I-check pa po namin yung viability ng project to then i-connect siya doon sa existing conveyance system ng Kaliwa Dam. Bagamat 2028 pa ang Canaan River Project, nagpahayag na ng pagkabahala ang Haribon Foundation dahil sa yaman ng kalikasan na maaaring masira dahil sa proyekto. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.